Okay, meron po tayong isang very sad story. Ito po ay isang shinare sa atin ng isang nating follower na nakita niya po yung ating video at nalaman niya kung ano po talaga yung kinamatay ng kanyang aso. So sabi niya po dito, meron po siyang 5 na aso na sunod-sunod na namatay sa palagay ko distemper virus, sabi niya. So nag-asa ko ng video and picture. May nasend akong video sa isang aso kong namatay. So ito po yung kanyang video. Ipi-play po natin. So ito yung kanyang unang video na nasend sa atin. Nagkakaroon po ng seizure or tremor yung aso. Isang sign po yan ng distemper virus. Mamaya ikikwento niya sa atin kung paano niya or paano nakuha ng mga aso niya yung distemper. 5 po ito. Very sad po. Very sad po talaga yung pangyayari sa kanyang mga aso. So, yan yung isang aso niya. Siya ang namatay. So, ito po ang mga aso niya na namatay. 1, 2, 3, 4, 5. Noong November 2 nagsimula. November 10, November 12, November 14. November 4 itong isa. So, 5 niyang aso na parang, kwan nga eh, mapuputi yung kulay, namatay ngayong November. Sunod-sunod na namatay. So, may mga sinin pa siya sa atin na ibang videos. Kita nyo po, no? Naglalaway pa. Tapos magkakaroon ng seizure or tremors. Kawawa po yung mga aso. So, sabi ko, sorry sa mga nangyari sa aso ninyo. So, ito yung iba pa niyang videos sa kanyang mga aso. Kumbaga, nagkahawaan po silang lahat eh. Pero sa bandang huli dito, sinat niya sa atin kung anong reason kung paano nagkaroon ng distemper yung kanyang mga aso. Siya daw po yung laging sumasalubong sa kanya, si Greg. Namatay 2 aso namin doon. May posibilidad kaya na dala ko ang virus. So sabi niya may namatay daw siyang aso na dalawa sa Bulacan. Kasi noong nakaupo ako, nilagay ni Greg yung ulo niya sa pagitan ng hita ko na hindi pa ako nakapagbihis from Cubao hanggang dito sa Condon, 7 hours tapos nag-tricycle ako ng 1 hour hanggang dito sa bahay. So kapag yung virus po na iyon ay nakaroon ng contact sa damit, tapos hinawakan niyo po mismo yung asong merong distemper, sabi niya dalawa daw kasi ang namatay doon na aso niya sa Bulacan. Sabi niya possible daw na nadala niya yung virus. Yes, nadala niya po yung virus, sir. So, ito yung picture niya. Noong, sabi niya, nagsalubong siya noong October 27, 2018. October, tapos first week of November, nagsimula nang may mga patay sa kanila. Yan po yung picture na sinalubong niya ako, pero last September 28, bigla siyang natumba. September? Ewan ko kung paano. Ayan, so sabi niya dito, totoo ang sinabi mo na ayaw i-confine ng vet sa Bulacan. Tinurukan na lang at nagbigay ng vitamins at kung ano-ano pa. Sabi, swerte daw kung mabubuhay. Katabi namin sa Bulacan ay namatay din 2 aso nila. Yung katabing bahay daw na nila sa Bulacan, namatay din yung 2 aso nila. At yung mga tao labas pasok sa amin sa Bulacan. So, wag nating basahin yan kasi tungkol na sa ibang topic yun. So, sabi ko, ang tagal, sige.
Sabi niya, pati tao ba masasalin? So, hindi po nasasalin sa tao. Kumbaga, carrier lang po ang tao. So, ito yung kanilang aso. So, na-videohan lahat ni Sir yung kanilang mga limang aso na namatay dahil sa distemper virus. So, ang kwento niya, sa Bulacan, mayroong dalawang aso, pinagamot nila pero pinauwi ng vet. Ngayon, namatay. Pati yung kapitbahay nila, namatayan din. So, ngayon ay umuwi siya, sinalubong siya ng isang aso niya na si Greg. At doon na nagsimula ang lahat. So, ito pa ang mga ibang videos niya. So, kapag maihawak po tayong distemper o kaya humawak tayo ng ibang aso bago po tayo umuwi, kailangan natin maligo, kailangan magpalit ng damit, at hanggat maaari, huwag natin hawakan muna yung mga aso natin pagka-uwi natin. So, ito po yung mga iba niyang videos pa. So, marami po siyang mga videos na sinend sa atin ng distemper virus. Yung aso sa Bulacan, pero sumakay na ako ng bus, papuntang Ilocos, ang dami ko pang sasakyan, papuntang Cubao. Kahit gaano po kayang karaming sasakyan, mabuhay pa rin po yung virus kung hindi po tayo maligo. Naniwanagan na ako, kawawa naman mga aso ko, madami pa silang video noon, nag-seizure sila. Nakakamiss din sila, lalo pag ako ay mag-isa. Sorry po talaga na nangyari. Wala kasing vet dito na nagbabakuna lang ng taga-health center. Ang 5-in-1. So, ang 5-in-1 po, andun po ang prevention laban sa distemper. Pero hindi po ibig sabihin na pag may 5-in-1 na sila, hindi na sila magkaka-distemper virus. Ito ay prevention lang o makakatulong para panlaban niya in the future kapag nakita niya yung or nagkasalubong sila ng virus na yun. Okay, so nagsabi lang ako ng konti about sa page ko. So, yan po ay very sad story natin na kung paano kumalat yung distemper virus sa lima niyang aso. Na nag-travel pa daw siya ng ilang mga oras, pero naikalat pa rin niya sa kanyang mga aso. So, mag-ingat po tayo sa ating mga hinahawakang aso at kailangan maging malinis tayo bago natin hawakan yung ating mga alagang aso.